Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, unang kabanata, at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ay sulat na isinulat ni Pablo nang siya ay nasa kulungan. Si Pablo ay nakulong ng 7 beses at ito ang huling pagkakataon na siya ay makulong. At ito ang huling sulat ni Pablo. Matapos nito ay hinatulan na siya ng kamatayan. Ang kanyang sitwasyon ay napakahirap sa panahong iyon. Ang buong imperyo ng mga Romano ay hindi sumasang-ayon sa Kristyanismo. At naniniwala po tayo na isa sa mga haring Romano noong araw ay sinunog ang isang simbahan. At naging dahilan upang mahuli at mahatulan ang maraming mga Kristiyano, kung kaya naman marami sa mga Kristiyano noon ang takot na iproklama ang kanilang relihiyon. Kung kaya naman nabanggit sa kabanatang ito na maraming mga Asyano o maraming mga mananampalataya mula sa Asya ang hindi nanindigan sa kanilang pananampalataya dahil sa takot. Sa panahong iyon ay mayroong 7 malalaking iglesia sa Asya, ngunit marami sa mga mananampalataya ang tumalikod dahil sa takot. Nabanggit dito ang tungkol kay Figelo at Hermogenes at maging kay Onesiforo. At muli silang nabanggit sa huling kabanata ng sulatin na ito. Ang iglesia ay nakakaharap ng maraming persekusyon mula sa mga taong labas at sa loob naman ay maraming mga nagtuturo ng maling doktrina. At ang lahat na ito ay kailangan kaharapin ni Timoteo. Hindi maganda ang sitwasyon ni Timoteo. Si Timoteo ay takot at naroon ng kahinaan ng loob. Dala ng problemang kinakaharap ng iglesia noong araw. Kung kaya naman isinulat ni Pablo ang sulatin na ito para kay Timoteo. Masasabi natin na ito ang kanyang huling bilin para kay Timoteo. Ang pamagat ng kabanatang ito, paglikuran ang Diyos mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon at ipasa ang baton. Si Timoteo ay anak sa pananampalataya ni Pablo. So verse 1 to 7 bilang unang seksyon. Huwag matakot, bagkus ay maging matatag at mapagmahal. Sa pagpapasa ng baton ni Pablo para kay Timoteo, si Pablo at Timoteo ay nasa parehong sitwasyon.
sila ay may malalim na relasyon. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Si Pablo ay tinawag at kinabayan ng Panginoon. Sa verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Ang pagkakatawag ng Panginoon sa kanila ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang pagkakatawag ni Pablo ay natanggap niya mula sa Panginoon at nais niya itong ipasa para sa kanyang tunay na anak na, sa pananampalataya na si Timoteo. Sa verse 4, sabik na sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Laging nasa isip ni Pablo si Timoteo at kanyang binibigyang kahalagahan o kaya siya'y nag-aalala maging sa kanyang pagluha. Hindi nais ni Pablo na iwan si Timoteo. At kanyang naalala ang kanilang huling pagkikita. Sa tuwing siya'y nananalangin ay kanyang naalala ang pagluha ni Timoteo. Naroon ang kanyang pag-iisip na si Timoteo ay tulad rin niya. Aking natanggap ang baton mula sa aking mga ninuno upang paglingkuran ng Diyos at ngayon ay ipinapasa ko ito sa iyo. Kahit nang iyong ama isang Griego, ngunit ang iyong pananampalataya ay mula sa iyong lola na si Lois at mula sa iyong ina na si Eunice. Kaya naman mula sa henerasyon hanggang susunod na henerasyon ay naipasa ang baton ng paglilingkod. Dahil dito, pinapaalala ni Pablo, si Timoteo nagabiting mabuti ang kaloob na binigay sa kanya ng Diyos at maging masigasig sa kanyang paglilingkod. May mga pagkakataon na madali ang maglingkod. Kung naroon ang talagang pagnanais mo na maglingkod, ay kayang-kaya mong maglingkod. Kung kaya nasasabi natin na madali ang maglingkod. Kahit sino ay maaaring maglingkod sa Panginoon. Kahit ano pa mang kaloob na mayroon ka, ay maaari mong gamitin ang mga bagay na iyon upang paglingkuran ng Diyos. Ganun lamang po kasimple. Ngunit sa isang banda ay napakahirap ang magpatuloy sa paglingkod kung wala doon ang pananabik o wala doon ang pagiging masigasig. Kung wala ang pananabik at pagiging masigasig ay magmumukha lamang pagtatrabaho ang paglilingkod sa Panginoon. At si Timoteo ay nasa ganoong sitwasyon. Kailangan din po nating tanungin ang ating sarili at siya sa atin ang ating mga sarili kung ano nga ba or kung nandun po ba ang pagiging masigasig natin sa paglilingkod. Ang puso natin sa paglilingkod. Sa mga nakikinig po sa atin pong morning devotion,
nakakapagpatuloy po ba kayo o tayo sa paglilingkod sa Panginoon? May mga pagkakataon na tayo ay nasa mababang parte ng ating buhay. At ang ating emosyon ay maaaring magpataas at pababa. Tulad ko, ay ayos lang sa akin kung mayroong taong nagagalit dahil alam kong hindi naman magtatagal ang kanilang galit. Kaya sinasabi natin na mayroong ups and downs o pagtaas at pagbaba pagdating sa emosyon. Dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, tayo po ay makakapagpatuloy upang tayo ay magkaroon ng sariwa at ng buhay na puso at pagiging masigasig sa paglilingkod. Verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang ibinigay ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan. Binigyan po tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang ibigin ang iba. At hindi rin po tayo magiging, o nandoon po ang pagpipigil maging sa sarili upang hindi po tayo makapanakit ng iba. Kung tayo po ay mayroong kahinaan ng loob o kaya ay laging may takot, lagi po tayong nakatingin sa mga sitwasyon sa paligid natin. Marami po tayong mga kinakatakutan. Laging naroon ang pag-iisip na, o sige, susubukan ko, titignan ko, at lumalabas ang napakaraming mga pagrarason. Naroon ang pagsasabi sa sarili na kung ikaw ay mapapansin, ay lagi ka na lang mapapansin. Ngunit dito sinasabi ng Panginoon na tayo binigyan niya ng espiritu ng kapangyarihan. Kung kailangan mong magproklama o kaya ay magbahagi ng salita ng Diyos, magbabahagi ka ng salita ng Diyos. Kung kailangan mong maglingkod, ay maglingkod. Wala na ang pag-iisip na hindi ako ganun kagaling. Pagkus ay laging isipin o laging magkaroon ng kalakasan ng loob na gawin ang kalooban ng Diyos. Dito ay nais na palakasin ni Pablo ang loob ni Timoteo. Sinasabihan niya siya na maging matapang dahil maraming taong nagnanais na saktan siya at hamakin maging si Pablo. Naroon ang pagpapaalala ni Pablo na siya ay ginagamit ng Panginoon at kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili at maging matapang. Kaya dito sa unang talata, verse 1 to 7, ay huwag matakot, bagkus ay maging matatag at
maging puno ng pag-ibig. Sunod na talata, huwag mahiya. Sabi sa verse 8, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Huwag mahiya. Huwag mahiyang magpatotoo dahil sa sitwasyon noong araw, ang imperyo ng mga Romano ay napakaraming mga persekusyon at pag-aakusa pagdating sa magandang balita. Napakahabang panahon ang mga persekusyon na ito dahil umabot pa ng 200 taon bago tuluyang matanggap ang Kristyanismo. Sa tuwing sila ay magpapatotoo o kaya ay magproproklama ng salita ng Diyos, ay naroon ang persekusyon mula sa Imperyo ng Romano. Kung kaya naman marami ang tumalikod sa Kristyanismo. Ngunit dito, pinapaalala ni Pablo si Timoteo na huwag siyang mahihiya at huwag matakot. Huwag niyang ikakahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon at huwag ding ikahiya si Pablo bilang isang bilanggo. Makikita po natin ang dalawang punto dito na huwag ikahiya, una ang Kristyanismo at pangalawa, huwag ikahiya ang kanyang connection kay Pablo bilang kanyang espiritual na ama. Maihalin tulad po natin ito sa sitwasyon ng Panginoong Yesus nang siya ay sumalangit at ang lahat ng kanyang mga disipulo ay nagsitakas. Maging sa sitwasyon na ang Panginoong Yesus ay nasa paghahatol ay pinagkanulo siya ni Pedro. Sa sitwasyong ito ay pinapaalala ni Pablo si Timoteo na huwag niya siyang ikahiya bilang isang bilanggo. Nang si Pablo ay nasa bilangguan, marami nagsasabi na mayroong problema sa kanya. Kaya naman pagdating sa mga heretikong tagapagturo sa Efeso, ginagamit nila ang kanyang pagkakakulong upang atakihin siya. Naroon ang kanilang pagsasabi na mayroong problema pagdating kay Pablo. Hindi siya mabuting tao, siya ay makasalanan. Sa kanyang sa panahon po natin ngayon ay may mga ganito ring sitwasyon. Sa tuwing tayo'y nakakaharap ng problema ay lumalabas ang iba't ibang akusasyon mula sa iba. Dahil dito ay pumapangit ang reputasyon at wala nang nagnanais na magpatotoo o kaya ay maging mabuting saksi. Kung kaya naman naroon ang pagpapaalala ni Pablo na huwag niyang ikahiya ang kanyang connection kay Pablo,
at kanya ding sinabi na siya ay makihati sa pagtitiis para sa magandang balita. Para kay Pablo, siya ay nakakaharap ng kahirapan at na dapat lamang na makihati rin si Timoteo sa kanyang pagtitiis. Ako ay tinawag at pagiging ikaw ay tinawag din ng Diyos. Natanggap ni Pablo ang baton mula sa kanyang mga ninuno at ganun din pagdating kay Timoteo. Natanggap niya ito mula kay Lois, mula kay Eunice, at ngayon, at sa panahong iyon ay siya naman, nasa kanya naman na ang baton ng pagpapasa ng salita ng Diyos. At bilang anak sa pananampalataya ni Pablo, si Pablo ay nagtitiis at paniguradong parehong pagtitiis din ang dapat natanggapin ni Timoteo. Kung sabi po sa libro ng mga gawa, ang pagtitiis ay dapat na maranasan ng lahat. Sa verse 8, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagkas tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Hindi po ito pagsasabi na kailangan nating habulin ang mga problema. Bagkus ay magkaroon lamang po tayo ng puso, magkaroon po tayo ng puso na handang magtiis. Naroon po dapat ang determinasyon na handa tayong magtiis para sa magandang balita o para sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mananampalataya ay makulong. At hindi rin ito nagsasabi na nais niya na ang bawat niyang mananampalataya ay maipako din sa krus. Bagkus ay sinasabi niya po dito na marapat lamang na handa po tayong magkaroon ng pagtitiis o handa po tayong harapin kung ano man ang magiging kahihinatnan ng ating pagsunod sa kanya. Niligtas po tayo ng Diyos at ito po ang ating pagkakatawag. Ang bawat gawa po natin ay dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Sa verse 11, dahil sa magandang balita, ito ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro. Dito ay ibinahagi ni Pablo ang kanyang karanasan. Marami na siyang naranasan at hindi dapat ito ikahiya. Hindi niya ikinakahiya ang bawat niyang pagdurusa. Hindi niya ito ikinakahiya dahil kilala niya kung sino ang kanyang sinasampalatayanan.
Hindi siya nahihiya sa kanyang pagkakatawag bilang mga ngaral, apostol at guro. Verse 12, at yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Naroon ang paniniwala ni Pablo na siya ay nasa proteksyon ng Panginoon, kung kaya magpapatuloy lamang siya sa kanyang pananampalataya. Gayon din po sa atin, at ganoon din pagdating kay Timoteo. Natapos sa aking paglilingkod sa Panginoon, sa aking paglilingkod, aking naunawaan na mayroon man ako o wala, ay magpapatuloy pa rin po ang ating iglesia. Mawala man po ako, ay magpapatuloy pa rin ang buhay. May mga pagkakataon na iniisip natin na tayo ay napaka-importante, ngunit ang totoo nito, meron man tayo o wala, ay magpapatuloy pa rin sa pag-ikot at pagdaloy ang mundo. Sa parehong konseptong ito ay, kung tutuusin ay hindi naman po tayo kailangan ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang habag at biyaya, ay tinatawag niya po tayo upang maglingkod. Kailangan po nating maunawaan na hindi po natin mapapantayan ang kadakilaan ng Diyos. At wala din pong tayong kapangyarihan na baliwalain siya. Wala po tayong abilidad na sirain maging ang iglesia. Huwag po dapat maging mataas ang ating tingin sa ating mga sarili. Dahil wala po tayong ganitong abilidad. May mga taong nais na umatake sa ating simbahan. Ngunit ang iglesia ay patuloy pa rin sa pagtindig. Mula pa sa panahon ni Paraon, sa panahon ni Moses, kung kailan nais niyang patayin ang lahat ng mga Hudyo, hanggang sa panahon ni Haman na nais niya ding patayin ang mga Hudyo, at marami pang mga sitwasyon na sumunod kung saan nais ng maraming masasamang tao na mawala ang mga Hudyo, ngunit hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin po ang Israel at maging mga Hudyo. Ang Israel ay magpapatuloy pa rin dahil ito ang kanilang pagkakatawag. Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang mga Israelita at maging ang Jerusalem. Hindi po magbabago ang katotohanan ito. At tulad ng katotohanan ito, maging ang simbahan ay mananatili pa rin at magiging matatag pa rin hanggang sa dulo. Ang kaharian sa mundo ay siya ring magiging kaharian ng Diyos. At ang Panginoong Jesus ay siyang magiging hari ng mga hari. Kung kaya naman, hindi po dapat tayo magambala.
kailangan lamang po nating magpatuloy sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos. Sorry. Balikan po natin ang ating binabasa. Si Pablo ay hindi nahiya dahil kilala niya ang kanyang sinasampalatayanan. Kung kaya naman, wag po nating takutin ang ating mga sarili. Hindi po natin madadagdagan ang kadakilaan ng Diyos at hindi rin po natin mababawasan ang kanyang kadakilaan. Dahil magpatuloy pa rin siyang magiging dakila at maging ang kanyang simbahan ay patuloy pa rin na magiging matatag. Huwag po natin itong ikahiya. Huwag po tayong matakot. Ikatlong talata, verse 13 to 18. Panghawakan ang salita ng Diyos at huwag matakot na maging mag-isa. Verse 13, gawin mong batayan ang mabuting aral na tinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ingatan. Kung ano man ang natanggap na mga pagtuturo mula kay Pablo. Sa kabila ng kaguluhan na bitbit ng mga heretikong tagapagturo, kailangang pahawakan ni Timoteo ang mga pagtuturo na ipinasa sa kanya ni Pablo. Sa kanyang paggamit nito bilang batayan ay hindi dapat siya matakot na maging mag-isa. Verse 15, alam mong ako'y iniwan ng lahat ng kapatid natin sa Asia, pati na ni Figelo at Hermogenes. Dito, binabanggit ni Pablo na marami nang nang-iwan sa kanya. Walang nagdanais na tulungan siya. Siya ay nasa bilangguan. At hindi niya malisan ang bilangguan. Hindi siya makaalis sa bilangguan na iyon. Maraming tao na ang lumisan at iniwan siya. Ngunit marami ding mga tao ang nakakaalala pa sa kanya. At ang mga taong ito ay nakikihati din sa kanyang pagtitiis. At dito sa verse 16 ay kanyang nabanggit na pinagpala ng Diyos si Onesiphorus. Sa kanyang paglilingkod, maraming tao ang tumutulig sa kanya, ngunit sa kabilang banda ay marami ding mga tao ang sumusuporta sa kanya. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang tumalikod na sa pananampalataya, ngunit hindi po dapat tayo matakot. Dahil paniguradong mayroong kapalit, magandang kapalit ang ating pananatili sa kalooban ng Diyos at pananatili sa paglalakbay kasama siya. D
dito po sa ating binabasa, naniniwala ako na si Pablo ay may napakabigat na pinagdaraanan. Ang 12 disipulo ng Panginoong Yesus, halos lahat sa kanila ay naging martir. Kung kaya naman ang paglilingkod sa Diyos at ang pagsunod sa Diyos noong araw ay tila paglalakbay tungo sa pagiging isang martir. Marami sa mga mananampalataya ng Panginoong Yesus ang nahirapan at pinarusahan. Marami sa kanila ang kinukuha ng gobyerno at inaakusahan ng Romanong Imperyo. Maaari sa panahon po natin, may posibilidad din na mangyari ito, ngunit naroon ang protection ng Panginoon, kung kaya naman hindi po dapat tayo matakot. Kailangan po natin kilalanin kung sino ang ating sinasampalatayanan. Naway tulungan tayo ng Diyos. Sa unang iglesia, sila ay nakaharap ng napakaraming mga problema. Ngunit matapos ang ilang mga taon ay natanggap na din ang Kristyanismo. At ngayon nga, sa panahon natin ngayon, 1/3 na ng mundo ay Kristyano. Maraming mga lugar ang nakakatanggap pa rin ng mga persekusyon pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ngunit marami ding bahagi sa mundong ito ang ngayon ay bukas na sa Kristyanismo. Ang muling pagbabalik ng Diyos ay papalapit na. At naroon ang pangitain ni Pastor Joshua na sa mga susunod na taon ay makukumpleto na po natin ang pagtatanim ng puno ng buhay sa maraming mga lugar. Sa kasagsagan ng pandemya noon ay naroon ang isang napakalaking problema dahil naroon ang pag-aalala na baka kailangang itigil ang atin pong Bible school. Ngunit sa parehong sitwasyon na yon ay nagbukas po ang ating online Bible school. Ang ating paglalakbay ay hindi po magiging madali. At kung ano man po ang nakikita natin ngayon ay pasimula pa lamang. At higit pang magiging mahirap ang pakikipagdigma sa atin pong pagdating sa huling mga araw. Kung kaya naman tulad ng pagpapaalala ni Pablo para kay Timoteo, naway maging masigasig tayo at naway maging matapang. Huwag po tayong mahiya. Huwag matakot na maging mapag-isa dahil tutulungan po tayo ng Diyos at tayo'y Kanyang sasamahan.
Panginoon, aming inaalay sa iyo ang aming buhay. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos. I commit again, all I am for you. Kami ay nabibilang sa iyo. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin sa aming pag-aaral ng buhay ni Timoteo. Ang kanyang pagkakatawag ay naipasa mula pa sa kanyang lola hanggang sa kanyang ina. At sa amin pong iglesia, ang pangitain ng simbahang ito ay nagmula pa mula kay Pastor Timothy Chow. At ngayon nga ay sumusunod kami sa yapak maging ni Pastor Joshua. Naway ipasa po natin ang baton ng ebanghelismo mula sa ating henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Panginoong Jesus, pinapasalamatan ka namin
Ang batod na ito ng magandang balita ay naipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon, at sa amin pong henerasyon ngayon ay natanggap po namin ito. At sa mga susunod pang henerasyon, naway magpatuloy po ito at naway matanggap din nila ang apoy na ito ng paglilingkod at apoy ng pagbabahagi ng magandang balita. Mga kapatid, sa atin pong nabasa ngayong umaga, kailangan natin ang banal ng Espiritu upang mapagpatuloy ang ating paglilingkod at mapagpatuloy ang ating pagiging masigasig sa paglilingkod. Siyasatin po natin ang ating mga puso kung tayo nga po ba ay mayroong pag-ibig at sigasig sa paglilingkod. Siyasatin po natin kung nawawala na po ba ang pag-ibig na ito. Maaaring sa unang pagkakataon ng ating matanggap ang Panginoon ay naging napaka masigasig natin at naroon ang ating pagsasabi na handa tayong isuko ang lahat upang sundin ang Panginoon. Ngunit sa panahon ngayon ay kamusta na po tayo? Ano pong sitwasyon? Ano pong sitwasyon o kaya ano po ang naging dahilan kung kaya nawala ang pag-ibig at sigasig na ito? Gamitin po natin ang pagkakataong ito upang ibahagi kung ano man po ang ipinaalala natin, pinaalala sa atin ng Diyos.
Panginoon, nakikita mo kung paano ang lahat ay nagnanais. Isuko ang kanilang buhay upang paglingkuran nga. Ngunit may mga pagkakataon na kami ay napapagod at hindi po namin nakikita ang nais naming mangyari. Ngunit ngayong araw, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil pinapaalalahanan mo kami na huwag kami magkaroon ng espiritu ng takot, bagkus ay magkaroon ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at kahinahunan. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay nakakapagpatuloy sa aming paglilingkod at pagdidisipulo. Napaalalahanan po tayo ng ating nabasa na huwag nating ikahiya ang pagpapatotoo sa magandang balita sa kung ano man pong problema na ating nakakaharap. Kailangan po tayo magkaroon ng kalakasan ng loob. Kung kaya naman ngayon ay nais kong iproklama ang biyaya na mula sa Panginoon. Hindi na ako matatakot, bagkos ay magkakaroon ako ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Tayo po ay tumindig at magmarcha. At maging tulad ng mga sundalo na hindi natatakot. Naway matanggal ang bawat takot sa ating puso. Kahit sino man pong nagnanais na umatake sa atin ay mawawala at hindi po makalalapit sa atin. Naway wala na po tayong espiritu ng takot, bagkos ay magkaroon ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Amen. Minsan ay mayroon akong anak na lalaki na pabalik na mula sa Australia at siya'y bumalik agad. At nung kinuha ko siya, at alam niyo kung ano sinabi niya sa akin, sa kanyang sinabi, ako'y bumalik agad-agad dahil nais kong malaman mo na hindi ka dapat matakot bagkus ay magkaroon ng kapangyarihan. Ngayon ay atin na pong tanggatin ang mula pagpapala mula sa Panginoon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Naway mapagpala ang lahat. Aking ipinapanalangin na naway ang Diyos ang siyang patuloy na maghari sa ating mga puso. Siya ang Diyos na nagbibigay ng habag at biyaya. Siya ang siyang magpapalakas
sa atin at sa ating pagdulog sa Kanya. Naway maging mas malapit pa tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, naway tulungan mo ang bawat isa upang magamit ang bawat nilang kaloob sa kanilang paglilingkod sa iyo. Naway mawala na ang espiritu ng takot, bagkus ay mapalitan ito ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at paghinaan ng, at kalakasan ng loob. Naway maunawaan ng bawat isa ang kanilang pagkakatawag at sa tuwing nais ng kaaway na sila'y hamakin ay maalala ng bawat isa ang kanilang pagkakatawag sa iyo. Naway magkaroon ng espiritual na dunong ang bawat isa upang sa espiritual na laban ay hindi sila matatakot bagkos ay magkaroon sila ng malakas na pananampalataya at maging matatag. Naway maging matatag sila at maging mapagpala sa lahat. Maaring may ilan na nakakaramdam pa rin ng kahihiyan at ng takot, naway pagpalain kayo ng Diyos dahil ang liwanag niya ang siyang maghahari sa iyo. Ikaw ay magiging dakila, ikaw ay magiging matagumpay sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ikaw ay magkakaroon ng kasaganaan at katagumpayan. Kahit saan ka man mapunta, naroon ang pagliligtas ng Panginoon, naroon ang kadikalaan ng Panginoon, naroon ang pananampalataya sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking ipinagpapala ang lahat. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.